So hello guys, good evening. Ako si Allen. So ang tuturo ko na po sa inyo ay kung paano magawa ng magluto ng mechurel jurim or tinatawag na quail eggs, braised quail eggs. Tara na guys, samahan niyo ako. First, kailangan malinis lagi ang kamay natin. Maghuhugas tayo ng kamay. So ito, isang kilo na to. Nabili ko to ng siguro wala siyang 4,000 won. Kasi ako guys, ako yung tipo ng tao na kung saan mas makakamura dun ako. Hindi ako dun sa bili lang ng bili. No. Ayan, hugasan natin to. Kita nyo ba guys? Isang kilo yan. Hugasan natin yan. Pagkahugas, patuluin. So guys, pinaka-easy yung gagawin ko ngayon. Walang halong ibang praano, walang halong ibang puta, walang halong ibang ingredients. Ito siya. So kailangan natin ng nemi, ng kaldera. Ay, pumubuksan ng kalan. Kakailangan natin ng tubig. Para to dito sa ano? Para dito sa ano natin? Sa quail egg to guys ah. Itong ginagawa ko. So, di ba, sabi ko sa inyo, merong dalawang klase ng toyo, yung pang jurim at saka pang namul. Yung namul, yung ano, ay, jurim pala at saka namul, isa lang pala yung toyo yung ginagamit. So, ito guys, ginseng ganjam. Maglalagay tayo ng guys, kung meron kayong cup na ganito, yung ganyan lang siya, kalaki. Ano to, hindi naman ganong kapunuan. Ganyan guys, hindi siya ganong kapunuan. Kasi isang kilo itong ano natin ito, itong mechurel. Kaya ito, kaya medyo dapat maraming toyo. Bawang, ito lang ilalagay ko guys. Maglalagay tayo nito para pang ano siya, para pang boil. Ganito guys, ginawa ko. Ito, kung ano bang tawag dito dahon ng sibuyas to dito sa Korea. Yan, nilagyan ko siya ng ganyan. Tapos, ilalagay ko siya rito. Hahayaan ko siyang kumulo hanggang sa pagkakulo niya, saka naman natin tatanggalin ulit. So, tatakpan natin siya. So ngayon guys, ang gagawin ko naman is yung kimchi jjigae. Bali, marami kasing kinds of pwedeng pagluluto ng kimchi jjigae. Pero ito yung sa mga pinakamadali na sinabi, na tinuro sa akin ng bianan ko, kani-kani na lang. So guys, tara na. Hindi ko na pa ipapost, dire-diretso. Kakailanganin natin ito. Kung ano lang yun nasa bahay nyo guys, yun lang ang gamitin nyo. Diba? Yan. Ganito. Para to sa kimchi jjigae.
So, ang kailangan hindi natin ng luya. Pag sasamahin na natin siya rito, ganyang karami. Depende kung gano'n yung karami gusto ilagay yung bawang. Walang nagbabawal sa inyo maglagay ng bawang. Marami gusto nyo, okay lang din. So guys, may karne tayo dito. Yan. Yan, yan, karne. Kita nyo ba? Guys, hindi ito yung typical na Korean kimchi na nakikita nyo. Kasi maraming klase ng pagluluto ng kimchi. So, ito, isa sa mga pagluluto ng kimchi, no? Ganito paghiwa niya. Habang hinihintay kong kumulo yung pang-ano natin ng itlog, ng quail eggs, magagawa muna tayo ng kimchi. Ganyan. Ganyang kaliit dapat. Kita nyo ba guys? Ganyang kaliit. Manipis lang. Okay naman kahit hindi manipis. Yung ganyan, basta yung makakain lang guys, yan, ganyan. So, ulitin ko guys, maraming klase ng pagluto ng kimchi jjigae. So, ito aka, kanina, tinuro, sabi sa nang biyaan ng po, lutuin ko raw itong kimchi jjigae sa ganitong paraan. So, ako naman, sinunod ko lang. So, first time ko itong gagawin. Medyo makulol yung kutsilyo. Tingnan ko ang mga, ano ito, matalas. Tingnan ko ang matalas ito. Naku, makulol din. Lang kasing purol. Balat kasi doon ang baboy. Hindi po ako professional ko pa. This is a raw video po. Kasi hindi na ako makapag-edit. Gawa ng, ayaw na tanggapin ng cellphone ko yung edit-edit. Marami na rin akong tinanggal na videos. Tsaka pictures na kapanghinayang. Pwede niyo pong tanggalin itong balat, pwede rin isama yung pagluto.
ito na yung kogi. Kogi means karne, guys. Yung baboy ng karne. Veggie kogi. Ito na yung hiniwa-hiwa ko na, ano, na maliliit. Huhugasan natin to, then ipapakuluan. Guys, ito na yung ano, yung sa ano na mechurinal. Tatanggalin natin siya. Tikman ko kung masyadong maalat. Kung maalat, dadagdagan natin siya ng chongju. Tama lang pang lasa. So, tatanggalin natin to. Ito, ito, ito. Kita niyo ba talaga ng ano? Ayan. Tinanggal ko siya. So guys, sa kailangan din ng Nebby para sa kimchi chige. Sabi ng Bian ko sa akin, lagay ko raw muna tong baboy, tapos pakuluan gamit ang tubig. Yan, pinakuluan. Tatakpan natin siya, papakuluan natin siya guys. Yan. Pagkakpakulo, saka natin ilalagay yung kimchi. So guys, ito yung kimchi na magamitin natin. Ayan. Take a look. Tingnan nyo, ayan. So guys, dalawang uri ng kimchi dito sa Korea. Yung Shin kimchi na tinatawag. Yung matagal na siyang kimchi, aabuti ng 1 year. 1 year up, ayan. Hindi ko na siya huhugasan. Ayan, didiretso ko na siya roon sa lalagyan. Doon, doon, doon. So, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, maraming kainis ang pagluluto ng kimchi dito sa Korea. So, tatakpan na natin. Kumuha lang ako ng konti. Konti. Yan. So, habang inintay natin kumulo yung dalawa, yung mechurial, yung quail egg at saka yung karne, mag-ilinis muna tayo. So, guys, ito na yung, ano, Briggs egg, Briggs quail egg, yan. Pinapakuluan natin siya. Tapos, ito naman yung karne. Yan. So, ganyan na siya, diba? Yung medyo kulo-kulo na siya. Saka naman natin lalagay itong kimchi. Hindi ko inugasan itong kimchi, guys. Ganyan siya, yan. May ibang luto na tinatanggal itong bubon. Ang bubon kasi tinatawag na side yan. Ito, nakikita nyo to guys.
Matigas to. Lalagyan ko siya ng konting tubig. So guys, ito, lalagyan ko ng tubig. Nakikita nyo, ha? Ito nyo. Lalagyan ko siya ng tubig. Umuni, senggang upso. Senggang upso, mucha jay. Kodami kan manul upso, yo. So yan, sinabi ko sa berang ko na wala na yung wala ng luya. Saka natin lagyan na to. Eh, chinong guman. Ikaw ako na sa monol kayo. Kanyang, ikaw an? Monol kanyang na tayo? Monol kanyang na tayo? So guys, sa amin nabiyaan ang kadagdag ako para ng tubig. So sabi nabiyaan ang kadagdag ako para ng tubig. So, ang galing magturo sa nabiyaan ko, no? Ganyan lang yan, tubig. Bibig lang yun guys, tapos akong tagagawa. So, hinihintay kong mapuno yung iniigit ng tubig. Dadagdagan ko ulit siya ng tubig. So, guys, ito kasi, hanggang sa maluto yung karne at saka ito, pukigyo, I mean, means, hanggang sa maluto siya. Hindi ko hinugasan yung kimchi kasi, yung kimchi na yan, yan nandyan na lahat ng mga sauce. Pwede niyo, sabi ko sa inyo, iba't ibang klase ang pagluluto ng kimchi chi. So, ito, isa sa mga style ng bianam ko. Takpan natin ang guys sa kumulo. So, guys, akala ko dalawang minulang yung lulutuin ko ngayon. Napaunaut ko na wala palang sabaw yung mga anak ko. So, gagawa ako ng sabaw out of radish ng Korea. So, guys, samahan niyo ako. So, wala kasing sabaw yung dalawa kong anak. Hindi sila pwedeng kumain ng walang sabaw. Ito yung natirang radish nung gumawa ako ng tinolang manok. Thank you.
habang hinihintay kong kumulo yung ano, yung kimchi chicken, gagawa muna ako nito. Ito guys, ang paghiwa. Ininipis lang. So guys, ito na yung radish na hiniwa-hiwa sa ganyan. Para siyang french fries pag hiniwa. So guys, kakailanganin din natin ng nembi, kaldero. Tingnan natin kung luto na tong ano. Wow, nakita nyo guys? Yan, luto na yan. So, ayan, luto na tong ano natin. So, ito naman ang lulutuin natin. Tapos na to. Ayan, tapos na yung ating kimchi. Tatanggalin natin siya ng tubig. So guys, mainit na yung kaldero. Ayan, nakita na mainit ang kaldero. Hindi nawawala ang changirom. Changirom ang lalagay natin. Ayan. So, kasi ang changirom, mabilis siyang uminit sa kaldero. Ayan. Diba nakikita niyo, umuusok na, no? Hinaan natin na po. Tapos ilagay natin ito. Haluin. Pagkahalo, takpan. So guys, yan na, kumukulo na. Malambot na siya, no? Yan, malambot na. Kung nakikita nyo. Lalagyan natin siya ng tubig. Yung tama lang. Tubig, at saka ito. Ito yung turticaro na tinatawag or yung sesame powder. Dalawang kutsara lalagay. Two spoon. So, hindi ako maglalagay ng toyo dyan. Asin lang lalagay ko. Yan, isang kutsarang asin. Ah, hindi naman isang kutsara. Parang kalahati lang nilagay ko, guys. Panlasa lang.
tama na yung lasa niya? Then, takpan na siya. Takpan, then hayaan siyang kumulo. So guys, ayan na yung mugot natin. Tapos na siya. Kahain ko na lang. So guys, ito na yung niluto kong kimchi jjigae, braised quail, at saka mugok. So guys, thank you for watching and subscribe for more following updates.